Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo, mga Inday. Kaway-kaway! Ayan, sa araw po na to, andito po tayo sa poblasyon Banga, South Cotabato. At kasama natin ngayon ang ating bonsai expert at bonsai groomer at bonsai creator, si Sir Luis, Christopher Luis. Ayan, kaway-kaway, sir! Kaway-kaway! At ma-inspired po kayo sa story niya ngayon dahil po isa po siyang seaman, OFW, at nagkaroon po ng passion sa pagdating po dito sa bonsai farming. At ngayon po, mag-feature natin kung ano ba yung inspiration niya, bakit nag-start siya ng pagbubonsai. At ngayon po, kumikita dahil sa pagbubonsai. So, panoorin itong video na to. Don't forget to subscribe po ang channel po namin, ang Pinoy Palaboy at ang Traveling Boots. So, Sir Chris, willing ba tayo magtulong sa kanila, mag-share? Let's go! Let's go! Talagang go na go si Chris. So, isang kaibigan po natin sa trail, no? Sa pagbubotor. Yes. Ayan. So, na-inspired tayo dahil pumunta tayo dito sa kanya. Ngayon na, Sir Chris, pag-start ko po ng seaman, paano yun po naisipan nagkaroon ng pagbubonsai? Ano po yung ginawa natin? Actually, elementary pa lang ako, may nakikita na akong mga bonsai. May in love na ako. Akala ko noon, ang pagbubonsai is madali lang. Oo. Kung paano mag, ano ng mga bonsai, nakamit ako ng isang tao sa Maynila. Ngayon, tinuruan niya ako magbonsai. Hanggang nakauwi na ako dito, ginamit ko na. Hanggang hindi na ako bumalik ng barko. Ayun. Nag-enjoy na ako. Ayun. Ang galing, ano? Ayun. Sir, itong pagbubonsai nyo, actually ako din, inspired din, gusto ko din sana magbonsai. Pwede ba ako magpatulong kami dito sa videong ito kasi gusto din nila matunghayan kung ano ba yung pagbubonsai. Ano ba yung ginagawa sa pagbubonsai? Ano ba yung first step na gagawin sa pagbubonsai? Unang step sa pagbubonsai, dapat ano, meron kang patient sa sarili. Kasi hindi siya pwede na itinanim mo lang, tapos pabayaan mo na, bonsai na. Oh. Kailangan talaga siya ng attention, tsaka pagmamahal. Aba, kailangan yes. Parang baby, ano? Yes, baby siya. Baby talaga. Talaga siya, ano? Ayan, sir, ito, tanungin natin. Ito yung isa to sa mga ano mo, show mo, pang show. Na-entry ko na ito sa Banga ng Piesta. Ayan. Last March. Ay, hindi tayo pinalad, pero at least nakapag-display tayo, di ba? Ayan. So, award po si Sir Chris, ano? Ayan, Sir Chris, ano ba yung tamang mga ginagamit dito sa pagbubonsai? Ano ba yung puno? Puno ba to o ano ba? Yes, dapat, ano, meron kang materyales. Materyales. Kung may materyales ka na, pwede ka na makaproduce ng magandang bonsai. Mm-hmm. Materyales, pot, bonsai tools, tsaka mga wire, yun ang mga kailangan mo. Abono, tsaka attention talaga kasi araw-araw mo siya binibiligan. Ayun, yun talagang pinaka-importante, yung time, ano. Ayan, so, dito, sa nakikita nyo po dito sa site, sir, ano ba yung, saan ba galing itong mga bonsai mo? Bakit dito sa area mo? Kasi po, konti lang po yung area niya, pero na-concise na dito lahat na parami niya yung pagbubunsa niya. Actually, may isang area ka pa, sir, ano? Yes, meron pa isa tayong farm para ayan. Sa mga propagation natin. Ayun. Hindi na tayo nag-hunt kasi iniingatan din natin ang nature natin. Kaya ang ginagawa namin ngayon is more on propagation na. Ayun. Katulad nito. Ayan. 4 years na sa akin, nagsimula siya sa cuttings. Okay. Kumbaga, ito, inalagaan ko talaga mula maliit hanggang ngayon na ganito ng itsura niya. 4 na taon na siya ngayon. Pwede na natin siya ilabas o kung saan may mga show, pwede na natin siya i-display. Ayun. Para ano rin, para pang ano din sa mga tao, baka ayun. May gusto rin pag may nakakita nito, baka ma-in love din. Ayun. Kasi 'di ba, ito po ay passion din. Sir, ano ba, Sir Chris, itong puno, anong klaseng puno 'to? Ito siya imported from Taiwan. Hibiscus, Taiwan. Hibiscus. Yes. Galing siya sa isang kaibigan din natin na nagbubonsai din. Oh. Nakahingi ako sa kanya dati ng cuttings. Mm. Yun, mga 4 na taon na. Ito na sila ngayon, napadami ko na. Ito. Yes, ito na. Hibiscus, Taiwan. Taiwan, ayan. So, iba-iba pala, Sir Chris, ano? Kasi may mga galing ka sa Taiwan. Yes. Narinig ko sa'yo kanina, may galing ka din sa Vietnam at saka sa Japan. Yes, ito ang from Vietnam na Bluebell. Yes. Galing din sa mga Vietnam. Oo. Na nakabili sila. Oo. Tapos ngayon na ipapropagate na natin dito. Ayun. So marami na siya ngayon dito. Oh, marami na. Ayun. Marami na. Isa ito sa mga naka-training, tapos meron din tayong mga nakarekta sa lupa para ayun. Mas mabilis lumaki. Ayun. Sigurado, Sir Chris, marami na nagtatanong ngayon sa isip nila sa mga nanonood sa iyo ngayon. Siyempre, na-inspire din sila sa iyo. Mm. Binebenta mo 'to, itong mga ganito. Pag may pumupunta,
Pwede kasi ang sa pag ang pagbubonsai is hobby ko lang talaga. Pag may pumunta, may nakagusto, may bumili, parang bonus na lang din sa sarili ko 'yon. Ayun. 'Yun ang maganda, ano. At least po ibig sabihin, pag pumunta kayo dito, pag nagustuhan nyo at nakapag-usap kayo ni Sir Chris, siyempre isipihin nyo na lang na gano'n eh. So yun po ang mga ano dito, mga bonsai ni Sir. Maliban dito sa mga galing sa Vietnam, Japan, tsaka sa Taiwan, ano pa yung ibang pwede mo ipakita natin na ano, magandang-maganda talaga? May mga local trees din tayo. Ito, parang maganda yes. Pa Sir. Local trees natin to. Nasa 5 years na, matagal na. 5 years na siya, pero ngayon on training pa siya. Ito Vietnam, ito sa Taiwan. May local din tayo na bougainvillea. Ano to siya, sir, pala? Ito mulabe. Mulabe. Yes. Yun. So 5 years old na to. 5 years old na siya. Ayan. Sapat. Sa wild, hindi ko lang alam kung ilang taon na siya sa wild. Ayun. So wild pala to galing? Sa wild siya galing. O, so ngayon, pinopropagate niya na lang, propagate niya. Napopropagate na lang namin para dumami. Ayun, yun ang maganda. At least napoprotektahan yes. Din sila. No? Napapadami. Ayan. So sa mga, ano sir, di ba napoproduce ka din ng ano, itong pot? Yes, gumagawa tayo ng pot. Mga bonsai pot, mga training pot. Lahat yan dito lang. Kung may gustong mag-order, ayun. I-PM nyo lang po ako, gagawin natin. Ayun. Sige, ilagay natin yung Facebook. Facebook na lang ni Sir para at least makontakt. Yeah. Sir, ito. Halimbawa itong gusto mag-interest yung mga passionate talaga pagdating sa pagbubonsai. Ano yung masasabi mo? Halimbawa, magpapag-groom sila sa inyo. Pwede ba yun? Yung, kasi kayo po, isa po kayong ano eh, bonsai groomer, di ba? Yeah. Ano, pwede po ba 'yon? Sabihin niyo sa kanila. Oo, pwede. Pwede naman kung meron kayong mga bonsai, kung may mga tanong, tsaka kung hindi niyo pa alam kung paano siya, pwede niyo akong tawagin. Pwede akong pumunta sa inyo, tulungan ko kayo kung paano ang tamang pagbubonsai. Actually, hindi lang ako, marami kami. Marami pang mas magaling sa akin. Okay. Na mga kasamahan ko sa mga bonsai artist. Mm. Isa lang ako sa amin, pero napakadami naming artist. Ayun, yun. So yun eh, importante po yun at nagtutulungan sila. Yes. Ito naman sir, sa likod nyo, ba't parang hindi ito siya bonsai? Bonsai ba to? Ito yung isa sa na-propagate namin. Okay. Hindi ko pa ito pinuputol kasi hindi ko pa nakukuha yung tamang ang ano niya, yung size niya, okay. Yung tipiring niya. Ito, siguro magtatatlong taon na to. Oo. Ganito kalaki, tapos pinutol. Tapos pinatubo na naman ulit. Okay. Parang ano lang, parang baliw ka lang, di ba? Kung ganun. So dapat siya pa talaga, may proper size siya. Yes. Dapat pag makuha mo na, proportion. Ayun, yun ang maganda. Pag may dapat ang puno, may proportion para maganda siya tignan. Para pag tapos na siya, symmetry na siya kung tignan. Ayun, yun ang maganda. Ano. Yes. Tapos ito naman sir, ito naman, parang maganda din. Ito, mga ganito. Ito, from Taiwan. Sa mga kasama din natin, nakakuha din ako sa kanila. Magandang variety ng juniper. Okay. Juniper Taiwan. Meron naman akong maliit pa. Itogawa. Galing Japan. Maliit siya compared sa Taiwan. Mm-hmm. Ito siguro magtatatlong taon na maliit. Mm-hmm. Napakatagal. Pero okay lang. Enjoy ka naman sa pagbubonsai. Di ba? Ayun, yun ang maganda. Kasi passion yes. Lang talaga ito. Ano? Ayan, sa... Sigurado po, nagtatanong din kayo yung mga bonsai dyan, yung mga bonsai lover. Alam nila na paswerte din pa ito. Sir, pampaswerte yung pagbubonsai, no? Oo, pwede siyang maging swerte. Oh. Lalo na pag nakabenta ka, napakaswerte mo talaga. Yun ang importante yes. Doon. Sir, parang tuwang-tuwa si Sir. Sigurado, malaki-laki na itong kita niya dito sa pagbubonsai siguro, ano? Kasi nag-groom siya, napupunta sa ibang lugar at yes. Hinahire po siya na mag-groom ng kaning ito, mga bonsai. Ayan. Sir, itong bonsai mo dito, halos mga ilang ano to, ilang piraso dito lahat sa iyo. Ang dito lang siguro mga nasa 50 or 60. Mm-hmm. Marami pa tayong mga hindi na nagagalaw kasi may mga dahilan din 'yan kasi hindi pa sila yung sanga nila parang may na pa. Hindi pa ready. Yes, hindi pa ready. Ayun. Tsaka ito sir, meron din dito ano. Ito local bougainvillea. Bougainvillea. Ito siya ang story nito. Ano to, yung sa road widening. Yun. Kung hindi ko to kinuha, sigurado ko patay na to ngayon. Ayun. Nailigtas natin siya. Ligtas. Ngayon, maganda na siya. Ayan. Kaya kung may mga makikita kayo dyan na nadaanan ng road widening, okay.
anin nyo na, isi-save nyo na yung life nila. Mabubuhay sila. Mabubuhay, basta bugimbilya. Bugimbilya. Yes. Okay, yun ang pinakamagandang. Taon na to, sir, sa inyo. Oo, tatlong taon na. Tatlong taon na. Yes. So, yun. Sa pagbubunsay, sir, ilang years mo na ginagawa ito? Nagsimula ako 2016. Ano lang, yung tanim-tanim, pero nag-focus ako 2018 na. Doon ako nag-attend ng mga seminars. Okay. Mga nagbibisita ako sa mga kasamahan ko rin na nagbubunsay, na magaling na. Mm. Nagpapa-advise ako, nagpapaturo ako. Mm. Yun din naman sila, binibigay man nila lahat ng open sila sa mga ideas. Yes. 'Yun ang pinakamaganda, ano. So 'yan. At least dito ay konting area lang talaga, sir. Ano, mga ilang square meter lang to dito, sir? Hindi ko lang ma-estimate, pero maliit lang siya. Kasya lang ang 50 bonsai. 50 bonsais lang. Yes. So ito lahat nasa 50. Nasa 50. So na napakaliit lang talaga, oh. Siguro mga wala pa 100 square meters. Wala pa. Sobrang liit. Mamaya po pupunta tayo dun sa isang area nila na doon napakaraming maliliit na bonsai na katulad nito. Sana yun sa kanina. Ito po, tulad nito. Yan. Sobrang liit niya na. Pero tingnan niyo po ang formation niya. Kailangan talaga, sabi ni Sir, yung patience mo sa pag-start ng bonsai, kasi kailangan ng time. Effort, pagmamahal. Oo. Ganun, ano. Sir, anong sekreto sa pagbubunsay? Ano ba yung pinaka-sekreto? Huwag mo nang basa sekreto mo. Huwag ko na sabihin sekreto yun. Hindi, ano lang. Ang pinaka-susi talaga is love and care. Okay. Dapat may pagmamahal ka sa puno mo para mapaganda mo siya. Kasi ito, kailangan talaga ng panahon. Pag mainip ka sa kanya, kasi matagal nga gawin. Pag nainip ka, talo ka. Ayun. Yun ang ano. Itong lupa nito, sir, ano yung pinalagay nyo na lupa? Actually, hindi ako gumagamit ng kung ano-ano mga lupa. Lahat na to is river sand lang talaga. River sand? Yes. Kasi ayun, ang river sand, ano siya, good drainage siya para sa tubig. Ang bonsai, hindi kailangan ng tubig talaga. Ayun. Diligan mo siya, pero hindi niya kailangan mag-stack ng tubig sa pot. Ayun, dapat pala pag nagdilig ka ng tubig, dapat magde-drain agad siya. Yes, dapat magde-drain. Ayun, yun ang maganda, ano? Ito maganda. Sir, konting twist lang dito. Magkano ang presyo pag ganito, halimbawa? Nakadepende. Ito siguro mga ganito kalaki, mga 10 to 15. 10 to 15,000. Yes, kasi imported siya tapos from Taiwan, ano. Slow grow. Kaya slow mahal. Grow. Ayan. So yan, pag mga fast grow, medyo may mura-mura din. Ayan. So isang ano lang po yun, ha? At least meron tayong idea dito kung ito naman, sir, ito naman, ganito. Ito ano lang, pwede na siguro mga 2 to 3,000. Meron kasali na tong ano pot. Oh, lahat na yan. Bonsai pot. Oba. Yes. Thank you, sir. Walang anuman. Dito tayo, balik tayo dito kasi ang ganda ng mga ano dito. Mga ano ni sir, yan. Sir, ito naman sir, ano to? Hibiscus Taiwan. Yes. So, ilang years na to dito, sir? Apat. Mag-apat na siya. 4 years na. Yes. Galing, ano? Kailan mo to pwedeng i-release na sa market? Ngayon, pwede na siya. Pwede na siya, kahit wala pang ano dahon. Oo. Oh. Ito, kinakalbo to sila para mainitan yung loob, para pumutok yung twigs niya, kailangan. Yeah. Kasi medyo malapad yung dahon niya. Ayan, ganyan. Kung ganito kalapad ang dahon niya, paano siya maiinitan? Okay. Kaya every 40 days, tinatanggal yung dahon. Every 40 days. Para masikatan ng araw, tsaka tutubuan siya ng bagong sanga. Ayun, yun ang sekreto pala doon. Ito naman, sir, kasi dito isa. Ito maganda din po ito, eh. Ito maganda din. Tsaka ito, apat sila. Ayan. Sir, ito, sir. Ano, magkano to, sir? Mga ganito, sir. Actually, ito hindi ko pa siya binibigyan ng presyo kasi isa to sa mga paborito ko, eh. Aba, hindi. Yes. Kaya siyempre, wag na natin. mahal ko to siya. Mahal. Kaya medyo mahal din siya. So yan, ha. Sobrang napakaganda ng formation niya kasi, ano? Exposed root siya. Exposed root. Ibig sabihin ugat to. Oh, nakalabas yung ugat niya. Kaya tinawag namin siyang exposed root. Ito yung ugat. Yes. Ito naman, ano niya to, sanga-sanga niya. Sanga niya na to. Ayan, so napakatagal. 4 years bago siya nag-form ng ganito. Yes, apat na to. So yun, ah. Very passionate talaga si Sir, ano. Talahan talaga ng time, patience talaga. Ayan. Sir, siyempre, huwag mong gano'n. sabihin na lang natin, after pagka nasa market na to siya, kung siyempre, hindi mo to siya ibebenta, magkano itong presyo pag sa market na, sir? Nasa kung market? Mga ganito na
klaseng bonsai, kung sa market, mabibili mo siya ng 30 to 50. Okay. Kung medyo fully finished na talaga siya, aabot siya siguro ng mga 80 to 100. Ah, grabe ano. Sa market. Pero dito, hindi muna. Pasensya muna. Pasensya muna. So, ganun po kaganda yung kitaan talaga sa pagbubonsai farming. Ano? Kaya, siyempre po, lahat po na nagbubonsai, karamihan sa kanila, yamanin. Katulad ni Sir Chris. Ayan, si Sir Christopher po, napaka-humble, napaka-bait, seaman, at saka ngayon po, negosyante at sarili niyang bonsai farming. Ayan. Sir, pwede ba natin puntahan yung ano mo, yung mga, ano mo, yung... tawag yan, yung mga pots mo. Oh. May presyo ba yung mga pots? Oo, oh, meron. Ayan. Pero dito muna tayo, ito sir, ito naman, magkano itong ganito? Same lang sila. Same lang. Yeah, same. Ah, okay. So, ano, mas maganda, no? Kasi ibang price ng from cuttings to from sa wild, yung mga sa wild. Oh. Yung sa wild, hinarvest mo, tinanim mo, doon ka palang mag-start ng time niya. Okay. Ito, ang time na binigay mo sa kanya, simula bata pa talaga, maliit. Okay. Kaya kita mo yan, ganyan na siya kalaki, puputulin okay. na naman, tapos papatutubuin na naman mga sanga. Ganun ano, katagal. Ganun katagal. Kaya matagal siya. Sobra. Actually, ito Sir Chris, ganyan yung forma niya before. Oo, ganyan. Ganyan yung forma niya. Sinimulan ko siya ng ganito kaliit. Ganito kaliit. Iyan po, ilang years na yan ganyan? Mag-3 na yan ngayon taon. 3 years. So ito, ilang years na to? 4. 4 years na. Ganun katagal ano. Ganun katagal po ang paghihintay. Ah, grabe. Talaga, time talaga. Time. Dapat ano, huwag ka sumuko. Pag nainip ka nga, talo ka. Talo, talaga, sigurado. Importante, at the end of your paghihirap, pagbibigay ng patience, love, time, merong reward. Yes, may reward. Ayan. Tsaka isa to sa dahilan na kung may bonsai ka, is parang napakadali ng oras mo sa araw-araw. Ayan. Mawawala yung mga problema mo, toxics mo, basta nasa garden ka lang. Ayun, yun ang maganda. Dami po kayong natutunan dito, no? Siyempre po, isang seaman po si Sir at least nag-invest po siya dito sa pagbubonsai farming. Ngayon po, natutunan niya din kung paano gumawa ng pots. Yes. Ayan. So, may available na pots si Sir. Oh, meron. Oh, pwede silang bumili sa'yo dito, Sir. Pwede. Ayun. Sige, pwede natin tingnan, Sir. Okay. Ayan, tara. Tingnan natin yan. Naka-transfer na tayo agad. Bilis, no? Di ba? Ayan, si Sir. Sir, explain mo naman, Sir Chris, kung ano itong mga pots mo. Ito ang pot ng mga penjing. Ang penjing naman, yun yung mga may mga bato-bato na nilandscape. Okay. Ito, para naman to sa semi-cascade. Yung mga patumba. Ito, para din to sa mga may mga bato-bato na bonsai. Ito, para to sa mga ordinaryong mga bonsai. Mga informal upright. Yan ang ginagamit. Ito naman, sir. Ito naman ay, ito naman. Ano naman to? Yan ang Suseki stone. May show din sa bato. Ito, nagre-represent to sa Bunny. Ayan. Bugs Bunny ang title nito. Yun. Ito ang cascade na hibiscus. Propagation din natin. Tsaka meron din tayong Argao Taiwan. Ayun. From cuttings din to lahat. Kaya ang sinasabi ko, hindi kailangan mag-hunt. Okay. Kasi kaya naman natin gumawa ng bonsai na from cuttings. Uh-huh. Ito nasa 4 na taon na rin. 4 to 5 taon. Grabe ano. Sir, ito sir, napaka... Meron ako nakita dito sir na napakaganda sir. Ito. Itong sabi mo kanina na kahoy, na naging bato. Ito po, nakakaiba talaga ito. Ilang years na ito sir? Ito ang tinatawag na petrified wood. Petrified? Petrified wood. Bato siya, kahoy siya na naging bato na. Okay. Ang sabi ng iba, ilang taon na daw ito. Kaya siguro mga sabi na may thousand of years o million of years kaya naging bato na siya. Kahoy siya dati noong unang panahon. Oh. Pag paano natin malalaman ang kahoy sir? Patuktok natin ano ba? Baka dandaan lang, baka mamaya mabiyak. Hindi na siya. Bato na siya, naging bato na talaga. Bato na siya. Yes. Pwede ba yan buhatin sir o napatikot na? Hindi pwede. Oh. Mabigat siya, bato na talaga. Bato na. Yes. Ayun oh. So galing ano? Sigurado sir, mahal yan kasi yung mga collector naghahanap ng mga ganito. Tulad ng stone, May din. Mga collector din sa stone. Stone, ganun din. Ano? Sa price naman, wala akong idea kasi hindi naman tayo nagbibenta. Ayun. Naghahanap tayo ng mga magandang stone. For show, sa show lang talaga. Saan mo nakuha yan sir ito? Ito sa need, bigay ng isang kaibigan. Sa need, big sibo. Yeah, malayo yun. Yung isa naman, yung ano mo? Ayun, stone. Bigay ng isang kaibigan din natin. Hindi ko lang alam kung saan na lugar niya. Okay, ayun.
So at least po meron tayong idea dito sa pagbubonsai para malaman niyo po yung sikreto ni Sir. Nag-stop na po siya pagsiman at ngayon po dito na talaga siya nag-focus. Kasi kaya naman daw kitain yung kita doon sa siman dito, di ba Sir? Tama. Hindi naman ganun pero basta makasurvive ka lang araw-araw, okay na. Yun, napaka-humble, di ba? So pupunta tayo doon sa kabilang area niya na mas malaki. Dito lang tayo. Maraming salamat sa kanya dahil nag-prepare po ng food. Napakasarap. Chef po kasi sa barko. Yes. At shout out mo naman yung wife mo dyan. Sa missis ko dyan. Relax ka lang. Ako bahala sa'yo. Napaka-sweet. Napunta tayo doon para ano. Tara, samahan nyo kami. Ayan, dito na po kami mga totoo mga Inday. Binilis na namin kasi parang uulan. Ayan, si Sir Chris. At kasama niya po dito yung kanyang partner. Si Boss Bing. Ang ayan, may-ari ng lupa. Ayun, ganda. Sir Boss Bing. Hello po, Sir. Papunta kami dito sa kanyang bonsai farming. Ito, ano? Itong garden na to. Ayan. 80% propagation pa rin. From cuttings pa rin. Ayun, yun. Ito, ready for sale lahat. Ito na pwedeng ibenta. Yan, benta na to lahat. Ayun, yun ang pinakamaganda dito. So, pag pumunta sila dito, i-contact kanila sa poblasyon Banga, yes. South Cotabato. At magkakaroon tayo ng pricing dito, Sir. Yun. Dito na sila magkakaroon ng pricing. Sir, ano ba yung mga makikita nila dito? Pakilala mo yung mga bonsai mo na may pagmamalaki at pwede nating ibenta. Katulad nung sinabi ko kanina, meron tayong Argao, Taiwan. Ayan, saan dito, Sir? Yun, yung mga maliliit. Ayan, dito. Sobrang dami pala na maliliit. Oh, yan. Dito tayo. Meron tayong ito, mulberry. Ha? Mulberry. Oh, mulberry. Ito, may mga bunga. Nabonsai nila, oh. Ito, na-show din namin to sa Banga. May ayan, award may na rin to. Naka-award na. Naka-award ayun, na. Ang itong mahal mga bunga nito, pag pula, hindi pa siya hinog. Okay. Pag itim, may hinog na siya na pwede na siyang kainin. Baka kinain. Mm. Maganda. Matamis. Matamis. From Baay City, no? Baay City. Yung Baay City na sa Bacolod, sa Visayas. Yes, Negros. Ayun. Ito yung mga... Ganun pagaling, ano? So ito. Ato, Taiwan. Tapos, sa Taiwan? Oh, mga local propagation ng tugas. Okay. Na from cuttings pa rin. Yun, yung maganda. Okay. Oh, tingnan nyo po. So, pag pumunta kayo dito, along the highway lang sila, sa harap ng Rusi dito sa poblasyon, ano, pumunta na lang sila dito sa inyo, Sir. Sir, tanong lang dito, ito, napakaganda nito, Sir, yung mulberry. Magkano yung ganyang presyo? Ganyan. 15,000. Nasa 15,000? Oo. 15 to 20,000. So, yan, ha. So, pag pumunta kayo dito, may pricing. So, ibig sabihin dito, mahal na mahal to nila, so mahal din yung presyo. Hindi naman masyado. Dito naman sa maliliit, Sir. Yung mga range ng presyo sa maliliit. Sa maliliit, nagsisimula tayo sa 500. 500 to 3,000. Ayun, yun ang maganda. Kasi ano din 'to eh, from cuttings din 'to lahat eh. Cuttings. Kaya medyo may kamuraan kasi maliit. So, ang preferred preservation niyo sa pagpo-propagate niyo na dati sa wild 'yun sa galing dati. Oh. Tapos ngayon pino-propagate. True cuttings. Yung mga minarkot namin. Ayun, yun. Yung iba nabubuhay sa cuttings, pagputol, hindi ayun namin tinatapon, tinatanim namin. Ayun, yun, yung maganda. Para maiwasan din natin yung pagkakalbo ng bundok. Ayun. So, yun ang pakamaganda po. At sila po ay kasama natin sa mga advokasya na mga ganun, ano. Kailangan nating i-preserve yung ating nature. Yes. Ayan. Kasi, pag sinabing bonsai, yung iba, iniisip nila, naghahantay sa bundok. Yun. Meron may mga time na ganun, pero kami, 80% ng aming pagbubonsai is sa propagation. Yung area na yan dyan, papunta doon, from cuttings lahat yan na nakarekta sa lupa. Ayun. Na 2 to 3 years, pwede nang harbisin tsaka ilagay sa pot. Ayun, so napakaganda po dito. At sir, sample. Ito yan, sample yan. Maraming pandanim na propagation. Ay, sa lupa siya itinanim. Sa lupa, para mabilis. Mabilis, pwede natin puntahan, sir. Puntahan natin para mapakita sa kanila. Yeah, ito yung tinatawag na, anong proseso nito, sir? Propagation. Yan. Tapos, pagka ready na siya i-transfer sa pots, ilang years siya bago i-transfer sa pots? Mga 2 to 3 years, pwede na siya i-transfer. Na. Depende sa size na gusto mo. Pag maliit lang, pwede na 1 year. Ayan. Tulad nito. Ito yung, ano tawag nito, sir? Hibiscus Taiwan. Hibiscus Taiwan, yan. Tinanim namin na ganito lang siya kaliit. Oo. Ito. Siguro magdadalawang taon na siya na sa lupa, dito na namin siya tinitrain. Tapos, okay, pagka okay na sa amin yung mga branching niya, harvestin namin, ilalagay na naman namin sa pot. Ayun na. Ito. Ito, sir, ano naman tong puno na to?
Yan yung microcarpa na tiger bark. Tiger bark. Yeah. Taiwan din. Taiwan din. Oh. Ito naman sir, ito parang fern. Yan, mabubunsayan din yan. Oo, ang tawag dyan, aguho. Aguho. From cuttings din yan. Ayun, aguho. Nakakuha kami niyan sa kasamahan din namin na magaling magbunsay. Hmm. Tapos binigyan niya kami ng cuttings hanggang na propagate na namin, na napadami na namin, tsaka nagawa na naming bonsai. Ayun. So ready for after mga few years, pwede na siya i-transfer. Pwede na siya hardisen. Ayun, yun napakaganda. Sir Chris, ano yung pinakamahal mo dito na bonsai na pwede nating sabihin sa kanila? Yung mapagmamalaki natin na si Boss Bing ang tanong si Boss natin. Bing, si Boss Bing, and Sir Boss Bing. Ayun. Saan dito yung pinakamahal mo na bonsai na para makita hindi, nila? Hindi pa masyado na noy. Ano, yun lang isa. Saan dito? Saan? Sige, punta natin. Para yung pwedeng ano natin mabigay sa kanila na napakaganda at para pro cuttings para hindi pa rin buo. Okay. Saan po? Ito. Ito lang siguro. Ito, ito. Oo. Ito na mahaba. Bakit po ito siya? Bakit ito? Ganyan. Ilang years na po ito? Ganda, no? Walas po katubo, mga 4 years. 4 years na? Oo. Ganyan. Anong klaseng puno to, sir? Kwan. Mulabi. Mulabi. Ayan. So, saan usually nakikita itong mga mulabi? Sigaran sa ano? Sa Sarangani. Sa dyan? Saan? Sarangani? Oo. Ayan. Tapos ito, 4 years na, magkano yung presyo nito pag ganito? 10 to 15. Ayan, 10 to 15. Mura lang pala, no? 10 to 15,000. So, mura lang pala dito. Ibig sabihin, mas marami po sila dito available na mura. Dito, tinarabaho siya, may purpose din. Okay. Kaya nakikita nyo, parang, ano siya, bilog-bilog siya. Kasi ito, hindi to siya ginawa na parang isang buong bonsai. Ayun, ayun. Nandun pa rin tayo sa propagation. Yes. Ito, minamarkot namin to. Yes. Pag markot na, pag buhay na, tinatanggal namin, nalagay naman namin sa pot. Sa pot. Na para maging isang bonsai na naman. Ayun. Ito sa iba, ganun din. Marami kasi siyang branches, ano? Ginawa namin siya na hindi siya pang isang bonsai lang. Ayun. Pang maramihan. Maramihan. Ayun. Para pagkating mo dito, at ka dito, marami na sila. Marami ka ng bonsai. Tapos patubo ko lang ulit. Ayun. So walang katapusan. Walang katapusan. Tuloy-tuloy ang kitaan dito sa pagbubunsay. Ayan, mga totoo mga hinday, walang katapusan ang kitaan dito sa pagbubunsay. Ayan. Tingnan nyo po, nag-stop na siya pagsiman dahil yan sa pagbubunsay niya. Dahil po yan sa passion. Ayan. Yes. Sir, Chris, ano yung the best advice mo sa mga future farmers natin na gustong magbunsay, yung mga bunsay lovers, at saka gustong maggaya sa'yo na pagsiman mo, pag OFW mo, nag-stop ka na at nag-invest ka sa pagpa-farm, ano yung mga ma-advise mo sa kanila? Ang ma-advise ko lang sa mga gustong magbonsai, huwag kayong matakot na magsimula. Na sabihin nyo, wala kayong panahon, wala kayong ano sa bonsai, pero pag nandun na kayo sa punto na niyakap nyo na yung bonsai, is doon na kayo magkakaroon ng time kasi napamahal na sa sayo, ibig sabihin niyan, kaya mo na siyang bigyan ng panahon. Sa araw-araw, masarap magbonsai, masarap talaga. Kasi pag nasa bonsai ka, iba ang feeling. Kasi parang lahat ng stress mo sa katawan nawawala. Kasi nakapokus ka na sa isang puno. Ano talaga, masarap talaga kumonekta sa nature. Ayun, yun ang maganda doon. At dapat we have to connect to the nature. No? Yun. Masarap yun, talaga. Ngayon naman Sir Chris, maraming salamat sa Sir Chris. Tanungin naman natin si Busking. Ano yung ma-advise mo sa kanila Busking? Yung gusto magsimula ng pagpa-farm ng bonsai? Dapat kung mahal nila ang sarili nila, ganun din ang pagmamahal sa bonsai. Kasi pag wala kang pagmamahal sa sarili mo, parang wala rin eh. Parang wala din purpose na magtanim ka ng mga ano eh, sa bonsai. Yun. Dapat mahalin. Mahalin mo talaga ang ano. Saka sarili. Huwag tayo magano. Huwag tayo puro hunting sa puro bundok. Puro hunting. Ayun. Dapat magtanim kasi tayo farm. Kawawa naman yung bundok natin. Dapat marunong din tayo mag-propagate ng puno. Ayun. So yun na. Tandaan nyo po yun. At least magbibigyan po ng ano to, yung kumbaga ma-address yung mga iba na baka pagsabi nilang bonsai, ginawa, galing talaga sa wild. Pero hindi po dito. Sa kanila po ay may iilan na pero pinadami po nila at nag-propagate sila at ngayon na sobrang dami na pwede na po yung bilhin dito na available na sa kanila. Sorry, pero kami nursery, meron din sa bilang ano, pwede natin picture at makita nila kung mula sa nursery to transport
na-transfer sa lupa. Ayun, ayun. Ayun, dito sila meron. Ayan, so... dito. At least po, nakita nyo dito, mga totoo mga Inday, yan. Punta natin doon sandali lang para at least pakita natin yung na, sabi nyo. Yung pagpupigit, sir, na makita nila ba? Oo. Sige po. Yan yung nursery nyo po dyan, sir. Oo. Pabos King. Ayan. Dito sinubuhay namin dito. So pinapabuhay mo na dito? Oo. Tapos... river sand po ito lahat, river sand. Oo. Ito yung sinasabi ko na galing dun sa Mulabe, okay, na ginawa namin tapos putulin, okay, tsaka gawin naman na maliit na bonsai. Yun. Ito. Yun. Ito yung mga materialis na, na mga na-produce namin. Yun. Yun. So napakadami. Oo. At least po nakita nyo dito na may mga available. Ito po ay available din, binabenta nyo. Kaya sila na po ang magpapaganda. Oh, sila na. Ayun. At least ready na ba? Ready na ang wire-an. Okay. Tapos ito, maliliit. Kailangan i-wire, no? Kapalagyan namin, o. Ayan, para matapos. Ayan, so... and dito, mayroong maliliit na, ano? Ayun. Doon, ikotan doon sa likod siya. Sige po. Sila. Ikot tayo sa likod. Ito, sir, ano na mga variety ko, sir, ito? Ayan. Taiwan. Uxos Harlandi. Sa Taiwan din Taiwan yan. Taiwan din yan. Yes. Harlandi. Ayun. Punta tayo sa ano, tapos sa tingnan natin yung maganda po yung area nila kasi malawak. Yan po. Yan oh, ganda ng mga bonsai nila. So, ito na yun sir, ito na isa sa mga binonsai nyo na. Oo, ano? Oh, ito. Ganda oh. From cuttings. Ano, ilang years na to? 2 years. 2 years na, sobrang ganda, no? Ayan, ganda. From cuttings din. Ma-appreciate mo na siya kasi nag-ano na siya, nag-curve-curve na siya. Ito na yung propagation nyo. Oo. Yun. Ito, from cuttings din siya. From cuttings, ano? Oo. Yan, no? Ganda. So yan, pwede na siya i-transfer sa pot. Oo. Harvest na yan. Harvest na, no? Ayan. So ganun po, mga totoo, mga Inday, ha? At least nakita nyo kung gaano kaganda dito yung pag-propagate nila at saka na-preserve nila yung mga wild na mga galing sa bonsais na galing sa ano talaga forest ano. So sana po may natutunan kayo mga totoo mga Inday. Sir, may sasabihin ka pa ba? Wala na, yun na lang. Kaway-kaway. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Happy farming po. Kaway-kaway mga totoo mga Inday. Mula yan dito sa Poblasyon Banga, South Cotabato. Ayan, happy farming po.